Ay, may interview pala ako. Bayan, may hangover pa ako. Sa'yo, ulo ko. Kayo na po yung sunod. So right now, I'm gonna give you some medical requirements. After that, I'm gonna welcome you to see the Faith Corporation. You start tomorrow. You're hired. Thank you, sir. Anong nararamdaman mo? Ako po, okay lang po. Pwede na ba natin simulan? Sige po. Nurse, kumusta po? Makaka-uwi na po ba ako? Kailangan mong bumalik bukas. Kitain mo si Dr. Reyes para mag-undergo mo sa pag-test. Nurse, bakit po? Si Dr. Reyes na lang ang bahala ng sabi sa inyo. Opo. Dok, galing po ako ng check-up kahapon. Sabi po ng nurse, puntahan ko po kayo. Ito po, pinabibigay niya po. Kailangan muna natin pumunta ng laboratory. Sumunod ka sa akin. Kailangan mo ng heart transplant. Kaso wala ng oras. At mahirapan ka na maghanap ng donor dahil malubanan yung sakit. Hindi to totoo. Imposible to. Hindi pa ako mamamatay. Mag-e-exercise ako. Hindi totoo to. Miss Santos, kinalulungkot ko pong sabihin sa inyo, malala na po ang inyong kalagayan. Base po sa lumabas na resulta, nakikita niyo po ang malubha na yung kalagayan dahil sa pagkakilig ng puso. Patawa, inalak ng aming pedibus. Saan?
na lang ako lumayo. Nagpatuloy na lang ako. Alam ko naman ang nangyayari ko. Bakit ako tumulikod? Bakit? Anong problema? Wala naman po. Gusto ko lang pong mininom. Tawad po sa lahat ng mga nagawa ko. Balik na kapatid. Huwag kang mahiya. Alam mo naman na mahal ka namin. Lalo na ng ating Panginoon. Tandaan mo, gaano man kalaki ang iyong kasalan, mapapatawad at mapapatawad ka ng ating Panginoon. Ihingi mo lang ang tawad at talikuran mo na kung ano man ang nakikisan ng pagkakasala. Bumalik ka na muli sa tapat na paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Salamat po, Pastor. Gagawin ko po yan sa uling pagkakataon. Congratulations, kapatid, sapagkat tinanggap mo na ang regalo sa iyo ng Diyos. Hindi man tayo magkakilala, pero kilala ka ng Diyos at tunay na minamahal ka niya. Alam niya ang iyong pinagdaanan. Hiniling ko sa Panginoon na bago niya ako kuhanin ay pagkaloob niya ang aking puso sa anak niya na nawalan ng pag-asa. Ngunit nagnanais na manumbalik at paglingkuran siya ng may nag-aalam na puso. Ingatan mo ang regalo sa iyo ng Diyos at gamitin Kanya sa makapangyarihan niyang kaparaanan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa kaharian ng ating Panginoon. Two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe all has come. When God sends a perfect one, now gone are all my questions about why. And I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking.